itsura ko mga best. Hello. So ayun. Narinig niyo ba yung washing? Narinig niyo ba yung washing ko? So nga, ayun na nga. Ayun na nga mga bags. Gusto ko lang ibalita sa inyo yung magandang balita. Finally, positive na. alam niyo naman na ito ay isa sa mga prayers talaga ni Princess na mangyari. Noong una kasi talagang nahihirapan ako umuo sa kanya kasi mahirap pag-alaga. Tsaka mahirap magpalaki. So yun, matagal din ako nag-isip kung papayagan ko ba siya or kung okay ba ako sa gusto mangyari ni Princess. Pero isa to sa mga wish talaga ni Princess na magkaroon siya. So yun na nga mga Becks, positive na, finally may kalaro na si Princess at sobrang tuwang-tuwa siya nung dumating na yon. Sobrang tuwang-tuwa talaga siya at ako natuwa din naman ako para sa kanya kasi syempre matagal niya nang gustong magkaroon ng kalaro. So ayun na nga mga Becks, yun yung isa sa mga magandang balita na gusto kong i-share sa inyo at pagpasensyahan niyo na yung itsura ko. Naglalaba kasi ako ngayon kasi ilang araw nang walang tubig. Ilang araw na akong hindi nakakapaglaba dahil sobrang busy, lalo na sa school ni Princess, may mga activities sila. So hindi ko naisisingit yung time na paglalaba. And then yung basta ang daming ganap sa akin nung this week. Tsaka nagkasakit si Princess mga Becks, nagkabulutong siya. So yun, inuna ko muna syempre. Sabi nga nila, kailangan alamin mo kung ano yung pinaka-priority mo. So, ako talaga priority ko si Princess. Sa lahat naman ng pagkakataon si Princess talaga yung priority ko. So, isinantabi ko muna ang pag-YouTube. Isinantabi ko muna yung mga ibang bagay. So, inuna ko muna si Princess. Kaya, ayan ang itsura natin mga Becks pag nasa bahay lang. At, yung sinasabi ko sa inyong positive, yung sinasabi ko sa inyong balita, papakita ko sa inyo para malinaw na totoong positive na. Okay, wait nyo ko. So ayun na nga mga Becks, eto. Ano kayo? Eto, positive na, na meron palarong si Princess. Pinayagan ko na siya magkaroon ng kanyang puppy. Masunurin siya kahit puppy pa lang siya. I think siguro mga 2 weeks pa lang siya. So ayun, baka pagka nag 1 month siguro, hindi ko sure kung anong gagawin sa kanya, pero I think sabi ipapa injectionan siya. Ayan, meet si Buddy, additional sa aming family. Pagpasensya niyo na yung background doon, na additional sa aming family si Buddy. Hi Buddy, say hi sa mga royal fam natin. Buddy, si Buddy po amin ko. Buddy Villesa. Uy, bagay na bagay. Buddy. Gigil ako dito mga Becks. Sobrang tuwang-tuwa ako sa kanya. Kasi masunurin siya. Tapos tatawagin mo siya, Buddy. Tapos, yun, lalapit na siya sa'yo. Tapos kinukulit si Daddy Chris. Nilalambing. Alam mo, napakalambing niya. Buddy. Tinatawag ko talaga siyang baby. Oh, Buddy. Ah, say hi to them, Buddy. Say hi to them. Hello mga ka-Royal Farm. Ako po si Buddy. Additional sa family ng Villesa. Talagang pinayagan ko ng mga Becksy Princess na mag-alaga. Kasi naawa din naman ako sa kanya. Dahil pray siya ng pray na magkaroon na siya ng kalaro, ng kapatid. Yung talaga na pinagpipray niya ng kapatid. Tapos pinagpipray niya rin na magkaroon siya ng aso. Kasi nga, hindi talaga ako napayag. Kasi feeling ko, isa rin siya sa responsibilidad ba na magpalaki ng aso, mag-alaga ng aso. At the same time, kapag ka maaalis-alis ka, hindi ka makakaalis kasi may iniisip ka, diba? Masa na muna si Buddy mga Becks. Ayun, tinitrain siya namin na mag-poop sa CR. Tinatawag namin siya. Tapos pag nakikita, malalaman mo naman niya pag napupupo na siya kasi tumataas yung balahibo niya. So, tinitrain namin siya. Sa ngayon, hindi pa naman ganun kabaho yung poop niya kasi baby pa lang siya. Tsaka wala pa siya mga gaano kinakain. Gatas pa lang. So, medyo mabango-bango pa. Pero pag medyo malaki-laki na siguro. So, yun nga. Ngayon pa lang, tinitraining na namin para hindi kami gaano mahirapan dito sa bahay, hindi kami gaano mamahok sa kanya. So, hindi pa din siya nakakaligo. Hindi ko alam mga Becks kung ilang linggo ba dapat paliguan ng aso. Please comment down below kasi
first time namin mag-alaga ng puppy, ng dog, na as in puppy pa lang. Kasi nagkaroon na kami ng dog dati pero malaki na siya. So, na-instruction sa amin nung may-ari kung paano gagawin, gano'n. So, ngayon kasi puppy talaga siya. So, wala kaming idea kung ilang linggo ba dapat na yung puppy na pwede na paliguan. So, please comment down below mga Bex kung ano yung pwede naming gawin. Or kung ilang weeks din or ilang month siya pwedeng injection na. Kasi gusto ko yung ano yung deworming. Yung deworming, tapos yung anti-rabies, pwede na ba siya doon? Tsaka kung ano pa, wala kasi ako idea. So, please comment down below sa mga may alagang mga puppy o may mga alagang dog. Please help us. ayun lang yun ng mga Bex na gusto ko i-share sa inyo. Natutuwa ako sa gusto ko yung ibalita sa inyo yung mga ganun kasi additional sa family namin yon. So, ayun. Andun siya naglalaro. Mahilig siya sumiksik sa mga ano, sa mga tela. Mahilig siyang basta sinisiksik niya yung sarili niya. Tapos maya-maya makikita mo natutulog na siya. So, baka sa mga susunod na mga vlog, sabi ni Princess gusto niya i-vlog si Buddy kasi may nag-aantay daw ng vlog na puro si Buddy lang ang i-vlog. Sabi ko, pwede ba yun puro si Buddy lang? So, yun, meron daw gustong manood lang yung mga kaklase niya. So, baka sa mga susunod na vlog ng Royal Farm, eh, makikita niyo, puro si Buddy lang siguro. Anyway, so, yun. Yun lang mga Bex. So, thank you so much for watching. Yun lang talaga i-share ko. Sini-share ko sa inyo. Lu, basang-basa talaga yung dami ko ng pawis. Thank you so much for watching mga Bex. Bye-bye.